sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Mga mangingisdang Pilipino, hindi dapat isali sa pangangalap ng ebidensya ng mga ginagawang panggigipit at iba pang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Hataw Balita! Bilateral exercise sa pagitan ng United States Navy at Philippine Navy na layong palakasin ang pandaigdigang operasyon sa depensa binuksan na sa Maynila kahapon. Hataw Balita! Vice President Sara Duterte nananatiling wala pang pahayag kaugnay ng kontrobersyang may kinalaman sa umano'y confidential funds mula 2016 hanggang 2022 habang siya ay naging alkalde ng Davao City. Hataw Balita! Pamilya ng overseas Filipino worker na si Marjorette Garcia na nasawi sa Saudi Arabia nananawagan ng hustisya. Hataw Balita! National Food Authority sa Central Luzon, pinupuntahan na ang mga magsasaka para bilhin ang kanilang mga inaning palay. Hataw Balita! Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad na ngayong araw ng Martes. Hataw Balita! Una sa ating mga humahataw na balita, isang donation drive ang inilunsad ng isang koalisyon ng mga non-government organization at people's organization layo ng aktibidad na ayudahan ang mga frontliner at Pilipinong mangingisda sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Plano ng koalisyon na padalhan ang mga supply ang mga nakaistasyon na tropa ng bansa sa BRP Sierra Madre, ang nagsisilbing military post ng Pilipinas sa WPS, gayon din ang tulungan ng mga mangingisdang Pilipino na apektado ang kabuhayan dahil sa mga barko ng China na nanghaharang sa kanilang makapangisda sa WPS. Pero ayon sa koalisyon, tanging non-monetary o in-kind donation Jones lang ang kanilang tatanggapin. Ang koalisyon ay binubuo ng Philippine Rural Reconstruction Movement, Center for Agrarian Reform for Empowerment and Transformation, Pambansang Katipunan ng mga Samahan sa Kanayunan, Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka, Team Manila Lifestyle, Concerned Artists, Akbayan Party, Akbayan Youth at ng Student Council Alliance of the Philippines. Hataw Balita! Hindi dapat isali ang mga mangingisdang Pilipino sa pangangalap ng ebidensya ng mga ginagawang panggigipit at iba pang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ito ang iginit ni House Deputy Majority Leader Representative Alfred De Los Santos. Anya, dapat ngang mga professional gaya ng Philippine Coast Guard at mga sundalo ang gumagawa nito dahil baka malagay pa sa alanganin ang buhay ng mga mangingisda. Kaya nga naisumano ng Kongreso na ilipat ang confidential at intelligence funds ng civilian agency sa mga ahensya ng pamahalaan na nagbabantay sa WPS gaya ng Armed Forces of the Philippines at PCG upang mapalakas ang pangangalap ng intel gathering at depensa ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Isinusulong ngayon na isali ang mga mangingisda sa pagdokumentaryo sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea dahil sila ang madalas sa laot at ang mismong nakararanas sa mga panggigipit ng China. Hataw Balita! Binuksan na ang sama-sama bilateral exercises sa pagitan ng Philippine Navy at United States Navy sa Rojas Boulevard sa Maynila. Layo ng aktibidad na palakasin pa ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa sa karagatan. Si Alan Manansala, humahataw! Hataw Balita! Sa layuning palakasin ang pandaigdigang kooperasyon sa depensa at itaguyod ang isang batayang sistema ng pandaigdigang kaayusan, isang bilateral exercise ang binuksan sa pagitan ng United States Navy at Philippine Navy kahapon October 2 sa naturang pagsasanay, pagtitibayin ang kakayahan ng Philippine Navy sa digmaan sa karagatan bilang pwersa ng bansa
Para sa mga inaasang operasyon sa seguridad, nasa 700 sailor at marine ang nakatakdang makilahok sa iba't ibang activities sa National Capital Region at Naval Forces Southern Luzon. Makikilahok din sa pagsasanay ang BRP Antonio Luna AW109 Naval Helicopter, C-90 Aircraft at ang Naval Special Operations Unit sa Sea Phase. Habang lalahok naman ang Canadian Armed Forces, ang frigate ng Canadian Navy na HMCS Vancouver sa mga medical, legal, women, peace and security activities sa shore based ng sama-sama exercise na nauna nang dumaong sa bansa nitong Biyernes, September 29. Sinabi ng AFP na ang mga pagsasanay sa interoperabilidad kasama ang US Navy ay magpo-focus din sa mga serye ng pag-aaral sa wastong pakikipaglaban, kabilang na ang fundamentals para sa anti-submarine warfare, anti-surface warfare, anti-air warfare at electronic warfare. We'll all learn something from it. We'll all get better. We'll continue to work together to see where we can take this exercise. This is just one of many exercises that we conduct in the region. But it's a very important one, and I applaud the Philippine leadership in being willing to bring in other nations to what was a bilateral exercise and expand it so that we learn and train with one another. That's how you get better. Layon din itong mapabuti ang integrasyon sa pagitan ng Maritime Forces ng Japan Maritime Self-Defense Force, Royal Australian Navy, Royal Canadian Navy at United Kingdom Royal Navy sa pamamagitan ng mga palitan ng eksperto sa mga paksa o SMEE at tabletop na mga gawaing may kaugnayan sa tulong para sa mga kalamidad at sakuna. Sama-sama equips us to face an array of threats together. For us in the Philippine Navy, this activity serves as a vital platform for capacity building and empowers us to refine our naval warfare capabilities, addressing various dimensions of modern naval operations, from anti-submarine warfare to electronic warfare. This exercise enhances our readiness to confront the wide spectrum of security challenges. Tatagal ang pagsasanay hanggang October 13 kung saan kabilang sa kalahok ang Japan, United Kingdom, Canada, France at Australia, habang magsisilbing observer naman ang New Zealand at Indonesia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alan Manansala, kumahataw! Hataw Balita! Nananatiling wala pang pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kontrobersyang may kinalaman sa umano'y confidential funds mula 2016 hanggang 2022 habang siya ay naging alkalde ng Davao City sa dalawang termino. Matapos ibunyag ang halagang 2.6 billion pesos na confidential funds ng lungsod sa nakaraang 6 na taon, nananawagan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Commission on Audit o COA na suriin ang paggasto sa secret funds. Ayon sa mambabatas, umabot sa 1.23 million pesos kada araw ang aligadong gastusin sa secret funds sa loob ng 6 na taon. Mas malaki pa umano itong ginamit ng mga pinakamayayamang lungsod sa bansa gaya ng Makati at Quezon City. Ayon sa kinatawan ng Makabayan Block, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni VP Sara, lalo umanong lumakas ang alokasyon at paggamit ng confidential funds. Hataw Balita! Kasunod ng Senate hearing kung saan lumantad ang ilan sa mga dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI laban sa pinuno nitong si Alias Senior Aguila. Tiniyak naman ni Senator Risa Ontiveros na katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mapangalagaan ang mga dating miyembro ng SBSI. Ayon sa Senadora, asahang bibigyan ng ahensya ang mga dating miyembro ng proteksyon at kalinga. Iginit din ng mambabatas na mas mahalagang mabigyan ng suporta sa psychological needs ang mga ito.
Sa patuloy na pag-usad ng mga aligasyon laban sa umano'y kulto, sinabi rin ni Senator Ontiveros na bukas siya sa panukalang Surigao del Norte ilunsad ang susunod na pagdinig sa kaso, subalit nais lamang ng senadora na matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo. Hataw Balita. Nananawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng overseas Filipino worker na si Marjorie Garcia na nasawi sa Saudi Arabia. Base sa salaysay ng kanyang kapatid na si Ritz Parungaw, nito lamang Setyembre nang bigla na lamang silang mawala ng kontak kay Marjorie. Makalipas ang ilang araw na walang komunikasyon, dito na sila nakipag-ugnayan sa agency ng kanyang kapatid. Pakinggan po natin ang pahayag ng kapatid ng biktima na si Ritz Parungaw. September 14 po, last ko po ng communication sa kapatid ko. September 27 po namin nabalaan. Huwag po yung agency sa amin. September 27 po na umaga. Sabi sa akin, huwag mabibigla yung kapatid sa morgue na. Hindi po na alam ko ano nangyari po talaga sa kapatid ko. Almost 2 weeks na po. Ngayon, 3 weeks na po sa Friday. Kaya po, umingi po tulong sa inyo po na maapagal po mo yung bagay po. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration sa Migrant Workers Office sa Al-Kubar, Saudi Arabia upang imbestigahan ang pagkamatay nito. Base sa impormasyon mula sa agency, sinasabing aksidenteng nasaksak umano si Garcia, pero walang detalye kung sino at papaano ito nangyari. Dahil dito nais ng pamilya na ipa-autopsy ang bangkay ni Marjorie. Ang gusto po namin yung autopsy niya kung talagang sinaksak siya or kung po yun ang talagang nangyari. Hataw Balita. Plano ng Land Transportation Office o LTO na mag-deploy ng karagdagang tauhan sa ilang bahagi ng EDSA busway dahil sa lumalalang mga paglabag sa trapiko. Sa isang pahayag kahapon, October 2, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza II na ang karagdagang tauhan ay magiging suporta sa mga traffic enforcers ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay Mendoza, kasabay ng ibang abusadong motorista, nagiging kaugalian na rin ng ibang motorista ang paggamit ng EDSA bus carousel. Inatasan din ng opisyal ang LTO National Capital Region o NCR na alamin ang operator at driver ng isang taxi na humarang sa ilang bus noong bumaha sa bahagi ng Camp Aguinaldo Gate 3 sa EDSA noong September 23. Iimbestigahan din ng LTO ang insidente kung saan halos masagasaan ng isang motorista ang isang MMDA traffic enforcer habang sinusubukan itong makatakas matapos mahuli ng gumagamit ng EDSA bus carousel noong September 21. Arestado sa bybust operation ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 4A Special Enforcement Team, PDEA NCR Southern District Office, Paranaque Substation 6, PNP PDEG, SOUNCR, ang isang babae na ukay-ukay vendor sa parking lot ng isang mall sa Barangay Don Bosco, Paranaque kahapon, October 2. Inilalang suspect na si Norhana Sulay, 33 gulang, na nakatira sa Barangay Upper Bicutan, Taguig City. Nakuha sa kanyang nasa 1,000 gramo ng hinihinalang shabu at bybust money na nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos. Naharap ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hataw Balita. Nagkaroon ng ilang pagbabago sa liderato ng Philippine National Police kahapon. Isa sa mga opisyal na inilipat sa ibang posisyon ay si PNP Firearms and Explosive Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas na ngayon ay itinalaga bilang Acting Director ng Police Regional Office 4A o Caliber Zone. Si Police Brigadier General Roger Quesada naman ang papalit kay Lucas sa Firearms and Explosives Office. Sa Police Regional Office 10 o Northern Mindanao, itinalaga naman bilang Acting Director si Police Brigadier General Ricardo Layug. Samantala, naging officer in charge naman ng PNP Engineering Service si Police Colonel Florendo Gerdan Jr. Hataw Balita.
Sa layuning tugunaan ng mga bagong pangangailangan at hamon ng ating mga nakatatanda, inilunsad ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang kanilang 5 taong Philippine Plan of Action for Senior Citizens o PPASC 2023 to 2028 sa Malacanang nitong Lunes, October 2, bilang bahagi ng pagdiriwang ng taunang Elderly Filipino Week. Tayo ng naturang 5-year action plan na likhain ng isang masaklaw at kaaya-ayang lipunan para sa lahat, kung saan ang karapatan at benepisyo pati na ang kalusugan at kagalingan ng mga senior citizen ay pangangalagaan. Sa isang pahayag, sinabi ni NCSC Chairperson Franklin Quijano, ang kanilang rekomendasyon sa pamahalaan na gamitin ang kakayahan ng mga senior citizen para sa kabutihan ng buong bansa. Ayon sa 2020 survey ng Philippine Statistics Authority, mayroong 9.22 million senior citizens sa bansa. Inimok naman ni NCSC Commissioner Raymar Mansilungan ang mga mambabatas na amyendahan ng Republic Act 8291 o ang Government Security Insurance System o GSIS Act upang isamang probisyon na magbibigay daan sa mga retirado na magpatuloy ang kanilang pagiging miyembro sa mga ahensyang pangpensyon ng gobyerno tulad ng Social Security System at GSIS. Hataw Balita. Makakatatanggap ng ting 500 piso ang mga senior citizen kasunod ng inilabas na municipal ordinance sa bayan ng Pakil sa Laguna. Si Marcus Doria humahataw. Hataw Balita. Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Pakil sa Laguna ang Municipal Ordinance Number 2023-0187 na naglalayong magkaroon ng programang magbibigay ng pensyon para sa lahat ng senior citizens sa nasabing bayan, pati na ang mga hindi kasali sa National Social Pension Program, makasasama sa magiging benepisyaryo ng nabanggit na ordinansa ang mga senior na nakatatanggap ng pensyon mula sa Government Service Insurance System o GSIS, Social Security System o SSS, at kabilang sa mga retiradong unformed personnel kagaya ng mga miyembro ng militar, pulis at iba pa, makatanggap ng benepisyong 500 piso kada buwan ng bawat senior citizens na magbibigay ng mas posibleng universal coverage para sa kanila. Ang maaari lamang makatanggap ng benepisyo ay edad 60 pataas na residente ng nasabing bayan. Tinatayang nasa 100 senior citizens na ang nakatanggap ng pensyon mula sa naturang programa. Para maging kwalipikado, kinakailangan kompleto ang mga sumusunod na requirements: isang accomplice application form ng local social pension program, photocopy ng OSCA IDs ng voters IDs at 2 pieces 1x1 ID. Sa susunod na taon, ililipat sa local social pension program ng bayan ng Pakil ang mga tumatanggap ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na may pensyon sa GSIS, SSS at MUP bilang tugon sa alituntunin ng Republic Act 9994. Ang mga mababakanting slot ay bibigay naman sa ibang mga senior citizens na hindi pa nakatatanggap ng social pension. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcus Doria humahataw. Hataw Balita. Department of Health Bicol na mimigay ng libreng flu vaccine sa mga senior citizen. Si Lizelle Nael humahataw. Hataw Balita. Nagbibigay ang Department of Health ng libreng pagbabakuna ng flu vaccine sa lahat ng mga senior citizens sa rehiyon. Isinagawa ito ng DOH Region 5 kasabay ng Walk for Life kick-off activity sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week mula October 1 to 7 sa siyudad ng Legazpi sa Albay. Layo ng ahensya na magkaroon ng kamalayan ang mga senior citizen sa benepisyong hatid ng flu vaccine dahil ang matatanda ay kabilang sa vulnerable sector ng komunidad. Ilan sa mga nabigyan ng libreng pagpabakuna ay ang mga senior citizens sa Dimasalang, Masbate City. Ayon sa DOH Bicol, isinasagawa ang pagbabakuna kada taon upang maiwasan ang sakit o pagkamatay na dulot ng trangkaso. Paugnay nito, inanunsyo ng kagawaran na maaaring magpabakuna sa unang linggo ng Oktubre
ang mga indigent senior citizens sa rehiyon, habang ang mga non-indigent senior citizens naman ay maaaring magpabakuna sa ikalawa hanggang ikaapat na linggo ng Oktubre. Mangyayari lamang na pumunta sa pinakamalapit na rural health unit sa inyong mga lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Lizelle Nael, Humahataw! Hataw Balita! Pinupuntahan na ng National Food Authority sa Central Luzon ang mga magsasaka sa kanilang palayan para bilhin ang kanilang mga inaning palay. Hindi ito tulad ng dati na ang mga magsasaka ang kailangang magsadya sa mga bodega ng NFA para magbenta ng palay. Si Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Kung dati ang mga magsasaka ang nagdadala ng palay sa National Food Authority o NFA sa Central Luzon, ngayon mismo ang NFA na ang nagsasadya sa bukid ng mga magsasaka para bumili ng palay sa murang halaga na 23 pesos. So sa ngayon po, meron ang LGU ay meron ng mga binabanggit ko na mga silo, high capacity dryers and rice mill. Meron na po tayong coordination with the provincial government of Nueva Ecija through the good governor Aurelio Mali. So may approval na sa kanya yung pag-utilize natin ng kanyang malalaking dryers at ng kanyang mga silo. Ganon din doon sa mga private na traders natin dito upang ipagamit yung kanilang mga dryers sa ating mga kasamahang magsasaka. Ayon naman kay Charles Alingot, branch manager ng NFA Tarlac, pinupunta na nila ngayon ang mga mismong sakahan ng mga farmer para makarami sila ng mabiling palay. Anya, kapag pumayag ay isasakay nila sa mga truck na panghakot ang mga nabiling palay para dalhin sa warehouse ng NFA. Mas mababa naman ang 2 piso ang NFA rice kumpara sa presyo ng traders na 25 to 27 pesos sa tuyong palay. Ang kagandahan nito, less na sila sa pambayad sa pakiskis ng palay at operator dahil sagot na ito ng NFA. Kung wala po ang NFA kasi magiging ang domino effect sa consumer na maaaring tataas ang presyo ng bigas. Kaya nandito lamang po ang National Food Authority. Ang lahat ng aming serbisyo upang maiparating sa ating mga magsasaka, maski sa liblib na buok, ay meron po kami mga bagong serbisyo ngayon na ito nga ang sinasabi ko na pwede namin pick-upin. Tangkilikin po natin ang pagbibigay ng share ng palay para sa ating buffer stock through National Food Authority. Sa Bulacan, target makalikob ng 60,000 kaban habang 20,000 kaban naman sa Tarlac. Target naman ng NFA sa buong Central Luzon na makalikob ng bigas na 2.4 milyon na kaban para sa pangailangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ng Department of Social Welfare Development o DSWD at ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Hoy, isang bagong adjustment po sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipatutupad ngayon ng mga kumpanya ng langis. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 40 sentimos ang presyo ng bawat litro ng diesel. Samantala, magkakaroon naman ng rollback sa presyo ng gasolina at kerosene. Ipatutupad ang bawas na 2 piso kada litro sa presyo ng gasolina at 50 sentimos naman sa kerosene. Ayon sa oil industry players, ang dagdag presyo sa gasolina ay dulot ng limitadong supply nito sa world market, habang tumaas naman ang inventaryo ng Estados Unidos sa diesel na may malaking epekto sa pagbaba ng presyo nito. Sa kabila nito, inaasahan din ngayong araw ang desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa hirit na dagdag pasahe sa mga jeep ng ilang transport group. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy ang pagsasagawa ng Unity Walk, Interfaith Rally, Candidates Forum at Peace Covenant Signing sa iba't ibang bayan sa Cagayan Valley Region sa layuning palakasin ng pagkakaisa at kapayapaan sa nalalapit na barangay at sangguniang barangay elections 2023. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan, nakapagsagawa ng bayan ng Santa Teresita, Cagayan at Cagayan o Cabagan, Isabela
kung saan nagkaisa mga tumatakbong kandidato para sa matagumpay at mapayapang halalan. Layunin ng pagtitipon na magkaroon ng bukas na pag-uusap at pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kandidato at ng mga mamamayan upang mapalakas ang demokratikong proseso ng eleksyon. Sa kandidate sa forum, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kandidatong ipahayag ang kanilang plataforma at sagutin ang mga tanong mula sa mga mamamayan. Sa huli ay nagkaroon ng peace covenant signing kung saan nagpahayag ng kanilang pangako ang bawat kandidato na itaguyod ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa kanilang barangay. Magbibigay din ito ng daan para sa mga mamamayan na magpahayag ng kanilang suporta sa mga kandidato upang magserbisyo para sa komunidad. Samantala, kasama rin sa aktibidad ang mga sundalo ng 95th Infantry Battalion maging ang mga pulis ng dalawang bayan. Hataw Balita. Tinatayang mahigit 400 Philippine National Police personnel at mga individual ang nakisa sa pedal para sa ligtas at mapayapang barangay at sangguniang kabataan election sa buong rehiyon ng Bicol. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Lumahok ang nasa 400 pulis at mga individual sa buong rehiyon ng Bicol sa pedal para sa ligtas sa mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na October 30. Maaga pa lang, nag-ipon-ipon na mga cycling enthusiasts mula sa iba't ibang grupo. Sa Camarines Norte, dumaan sa tabi ng dagat sa Bagasbas sa bayan ng Daet ang sinagawang fun ride ng Philippine National Police habang inikot din ang ilang piling kalsada sa naturang bayan. Sa lalawin naman ng Sorsogon, sa harap ng Kapitoy, nag-ipon-ipon na mga kalahok sa isinagawang Unity Sumba bilang pakikisa sa aktibidad. Gayun din ang ginawang fundraise sa Catanduanes at maging sa Albay na pinangunahan ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Wes Raymundo Obinque ang inorganisang pedal para sa paghahanda sa BSKE. Sa Masbate, inikot naman ang City Proper at Boulevard na kahit pamaulan na bandang umaga ay hindi napigilan na makipagkaisa mga Masbateño sa funride. Sakay ng kani-kanilang bisikleta para makiisa na mabigyan pansin ang panawagang maging mapayapa ang halalan. Nagbigay din ng kaunting pabuya ang PNP Masbate sa mga sibilyan na nakiisa sa naturang aktibidad. Gaya ng helmet at iba't ibang kagamit ng bisikleta, nakaantabay naman ang ambulansya at PNP patrol car kung may masusugatan at maging ang seguridad ng mga siklista. Bukod pa sa pedal, may nakahanda rin na peace covenant signing sa lahat ng mga kakandidato sa BSKE sa bayan ng Aroroy sa darating na Huwebes, October 5. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tumanggap ng financial assistance sa mga beneficiaryo ng tulong pangkabuhayan para sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD na nasa 412 na mga manggagawa sa probinsya ng Kalinga kahapon, October 2. Nakatanggap ang mga manggagawa ng ₱400 daily rate o katumbas ng 8 oras na trabaho sa loob ng 10 araw. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng dagdag na kita o employment opportunities at livelihood support ang mga disadvantaged worker sa lalawigan para sa improvement ng kanilang hanap buhay. Tiniyak din ni Kalinga Governor James Eduba na magawa ng paraan na madagdagan pa ng naunang 2 milyong piso na pondo sa nasabing programa. Dagdag pa ng opisyal na inaasahan din na makapagbukas ng malasakit center sa lalawigan upang makatulong naman sa healthcare accessibility ng mga residente sa probinsya. Hataw Balita. Iba't ibang aktibidad ang inihahanda ng Apayao Local Government Unit kaugnay ng nalalapit na selebrasyon ng Indigenous Peoples o IP Month sa darating na October 24, 2023. Layo ng lokal na pamahalaan na mapaigting at maipakilala ang mga tradisyon at cultural practices sa lalawigan. Planong pasimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng tribal parade mula sa bayan ng San Gregorio, Luna, na pangungunahan ng mga kalahok sa 7 munisipalidad ng Apayao government employees at mga IP.
Nasa 1,200 delegado ang inaasahang makikiisa sa nasabing aktibidad sa probinsya kung saan tampok dito mga native delicacies at makagawa ng largest sinandila in the Cordilleras. Hindi rin mawawala sa selebrasyon ng Indigenous Games o tinatawag na Panagaang Rad. Hataw Balita! Iba't ibang klase ng ipinagbabawal na sigarilyo nasabat ng mga otoridad sa Balanga City sa lalawigan ng Bataan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita! Nadakip nitong linggo, October 1, sa isinagawang Commission on Election o COMELEC checkpoint ng Balanga City Police Station ang dalawang suspect na nagtangkang magpuslit ng iba't ibang klase ng kontrabandong sigarilyo sa lungsod ng Balanga. Kinilala ang mga suspect na sina Diego Hiniciano III, 41 taong gulang, at Barijan Karangayan, 31 taong gulang, na pawang mga residente sa lalawigan ng Bataan. Nakuha sa mga ito ang 14 na kahon ng iba't ibang klase ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 256,000 pesos sa merkado, na ngayon ay nasa pangangalaga ng Balanga City Police Station. Matatanda ang ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan sa probinsya ng Bataan ang 2019 Sangguniang Panlalawigan Ordinance No. 6, ang batas na nagbabawal sa pagbebenta at paggamit ng anumang sigarilyo, maging ito man ay electronic cigarette. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7394 o ang Consumers Act of the Philippines ang mga nadakip na sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita! Isang temporary ban sa pag-angkat at pagpasok ng live hogs at pork byproducts ang ipinatutupad ngayon sa bayan ng Odyongan sa Romblon. Kasunod ito ng mga naiulat na kaso ng African Swine Fever o ASF sa ilang bayan sa lalawigan. Si Jolitz Matanga humahataw. Hataw Balita! Nagpalabas na ng executive order ang Odyongan Public Information Office matapos na may maiulat na kumakalat ng suspected African Swine Fever o ASF sa ilang bayan sa Romblon. Isang temporary ban sa pag-angkat at pagpasok ng live hogs at pork byproducts ang ipatutupad ng lokal na pamahalaan. Bunsod ito na ibinabang abiso ng Office of the Provincial Veterinarian ukos sa mga naiulat na bagong kaso ng sakit sa tatlong bayan sa probinsya ng Romblon, partikular na ang bayan ng San Jose, San Fernando at Cahigucan. So sa ngayon, dito sa bayan ng Odyongan ay wala po tayong reported cases or suspected cases ng ASF. However, meron na po tayong natanggap na sulat mula sa Provincial Veterinarian's Office na meron na pong suspected cases sa ilang bayan dito sa atin. Bagamat wala pa naiulat sa bayan ng Odyongan ng suspected ASF case, ayon kay Mayor Trina Favic, kailangang iwasan na rin ang pag-order at pag-import ng pork products na galing sa Maynila o sa mga lugar na may reported ASF. Ayon pa sa alkalde, bagamat wala pa na itatala sa kanilang bayan, ay kanya nang pinaghahanda ang mga residente. Gusto ko pong ipaabot na dito sa bayan ng Odyongan ay kailangan na po tayo maghanda just in case no, na umabot po dito sa atin. So unang-una, gusto ko pong ipagbigay alam na meron po tayo mga libreng insurance sa ating mga alagang baboy sa agriculture, sa Department of Agriculture. So kung hindi pa po tayo nag-avail ng insurance para sa ating mga alagang baboy, I strongly encourage na lahat po ng nag-aalaga ng baboy ay mag-avail nitong insurance. Dahil ito po ay libre at ito ay parang proteksyon natin. No? Kung sakali man na hindi natin sa hinihingi, ay may mangyari po sa ating alagang baboy. Paalala naman ng alkalde sa kanyang mga constituent na maging responsable at sumunod sa executive order para maiwasan ang pagpasok ng sakit sa kanilang bayan. Kung sakaling aniyang may makita ang mga suspected ASF case sa mga alagang baboy sa Odyongan, ay agad na makapag-ugnay sa veterinary office upang masuri kaagad ng mga otoridad at makontrol ang pagkalat nito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Jolitz Matangat, humahataw. Hataw Balita! Mahigit 500 barangay sa lalawigan ng Albay, idineklara ang kabilang sa drug-cleared
ng Philippine Drug Enforcement Agency, si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita! Umabot na sa 558 barangay ang idineklarang drug cleared ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa probinsya ng Albay. Ibig sabihin, wala nang anumang nakikitang aktibidad na may kaugnayan sa illegal na droga ng mga naturang barangay. Target ng PDEA Bicol katuwang ang Philippine National Police Region 5 na maging kauna-unahan ng probinsya ng Albay na madeklarang drug-free. Kaya naman patuloy nitong binabantayan ng 67 barangay pa sa lalawigan na hanggang sa ngayon ay drug-affected pa rin. Kaugnay nito, nasa 75 barangay pa rin sa probinsya ng Albay ang ikinokonsidera pa rin ng PDEA na drug-free o mga barangay na kahit kailan ay hindi nagkaroon ng ulat ng aktibidad o presensya ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, iniulat naman ng Police Regional Office 5 na umabot na sa 88 drug personalities ang naaresto ng pulisya noong nakalipas na buwan ng Setyembre. Karamihan sa mga nahuli ay nasampahan na ng kaso sa korte. Ilan sa mga kasong naisampa sa mga ito ay ang paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act o RA 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Samantala, nagpapasalamat naman ang PDEA at PNP Region 5 sa mga Bicolano sa patuloy nitong pakikipagtulungan na masugpo ang illegal na droga sa rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Dalawang araw na community-based acupressure training ang isinigawa ng Lalo Local Government Unit sa Cagayan, katuwang ang Department of Health Cagayan at Philippine Institute for OPA Traditional and Alternative Healthcare sa Wellness Center ng Lalo Rural Health Unit. Layo ng programa na malinang ang kakayahan ng mga healthcare staff sa bayan sa pagsasagawa ng proper acupressure treatment sa mga pasyenteng nakakailangan nito. Ang acupressure ay isang teknik sa alternative medicine na madalas ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng acupuncture o reflexology na nakabase sa konsepto ng life energy na dumadaloy sa mga meridians ng katawan. Ang aktibidad ay isang ayon sa Republic Act 8423 o ang Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Ayon sa Lalo Ru o ang promosyon ng acupressure sa bayan ay makatutulong sa pagtangkilik ng tradisyonal na lunas sa mga karamdaman na napatunayan ng epektibo, hindi magastos at sumusunod sa government standard sa larangan ng medisina. Hataw Balita! Nasa higit 300,000 kilo ng palay o katumbas ng higit 8.3 million pesos na halaga ang nakuha ng lokal na pamahalaan ng Isabela sa tuloy-tuloy na pagbili ng palay sa mga magsasakang Isabelenyo. Binibili ng provincial government ang palay ng mga magsasaka sa halagang 25 pesos kada kilo na nagsimula pa noong September 21 ng kasalukuyang taon bilang pagsuporta sa mga magsasaka sa naturang lalawigan. Maaring dalhin ng mga magsasaka ang kanilang inaning palay sa NPG White Triplex Warehouse sa Barangay Sinabaran, Echague, Isabela Province. Ayon sa pamunuan ng provincial government ng Isabela, layo ng programang pagbili ng palay sa mas mataas na halaga na mabigyan ng mas malaking kita ang mga lokal na magsasaka sa lalawigan. Ang Isabela Province ay pangalawa sa lalawigan ng Nueva Ecija na kabilang sa Rice Granary of the Philippines o isa sa may pinakamalaking volume ng produksyon ng palay sa bansa. Alamin ang magiging ilagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Jenny ang karagatan at kaninang alas 4 ay huli itong namataan sa layong 350 kilometers east of Basco, Batanes. Taglay pa rin nito yung lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 205 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at ngayong araw ina-expect natin na makaranas na ng mga malalakas na hangin
maging ng mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Jenny itong area ng extreme northern Luzon maging ang ilang areas pa ng northern Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman ay umiiral pa rin dito sa southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw ay magdudulot din ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa may western section ng Luzon, maging sa western section ng Visayas. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Jenny, generally ito ay kikilos pa rin pahilagang kanluran or kanluran hilagang kanluran hanggang bukas yan ng morning or afternoon. At may kita nga natin dito sa ating latest forecast track analysis na hindi na or mababa na yung chance na maglandfall ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas ng Miyerkules ay na-expect natin na ito yung pinakamalapit ni Bagyong Jenny dito sa area ng extreme northern Luzon kung saan dahil nga din dito sa laki or lawak na sakop ni Bagyong Jenny ngayon pa lamang ay makakaranas na ng mga malalakas na hangin itong area ng extreme northern Luzon maging itong ilang areas pa ng northern Luzon and also yung mga malalakas din na pag-ulan ay mararanasan na dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. At ayon sa ating latest analysis, si Bagyong Jenny ay lalabas ng ating area of response possibility between Thursday morning or afternoon. At dahil nga mas papalapit na si Bagyong Jenny dito sa area ng extreme northern Luzon, ay meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 2 dito sa area ng Batanes at wind signal number 1 naman dito sa area ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, Ilocos Norte, northeastern portion ng Abra, maging sa northern portion ng Kalinga, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin na yan ay makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Jenny. At itong mga malalakas na hangin na ito ay posibleng magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa structures na gawa sa light material. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan. At sa kasalukuyan ay meron din po tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, maging sa Isabela kung saan mapanganib po ang pagpalaot lalong-lalo na sa mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, ay magpasalamat sa Diyos na may lalam. Hataw Balita! Samantala, muling magbabalik sa hard court ang mga public servant para sa natatanging liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. 2 kuponan ang nadagdag sa liga at may nagbabalik na isang tima. Alamin po natin kung sino-sinong kuponan ang magtutuos para sa 3 million pesos cash prize ng UNTV Cup Season 10. Si Rina Villamor Camara, humahataw. Hataw Balita! UNTV Cup Season 10 aarangkada na sa darating na October 30, 2023. Mula sa 12 kuponan noong nakaraang season, 14 na kuponan na ang makikilahok sa public service advocacy ni Kuya Daniel Razon. Makakasama pa rin ang mga kuponan ng AFP, PNP, Judiciary, NHA, OPPMS, Senate, DENR, GSIS, Ombudsman, DA at SSS. Nagbabalik din ang kuponan ng DOJ sa Liga ng mga Public Servants na huling naglaro noong Season 7. Samantala, 2 bagong kuponan naman ang makikiisa sa 10th season ng UNTV Cup, ang Commission on Elections at Department of Foreign Affairs. Isa sa naging preparasyon nila Commissioner Atoy Co ang pagkakaroon ng tune-up games noong nakaraang buwan ng Agosto para makita ang kakayahan ng bawat kuponan at siguraduhin na balanse ang magiging takbo ng torneo. This format, there will be 14 teams and then we'll divide the 14 into 7, 2 groups, 1 round robin. The lowest 2 will be knocked out, sad to say, no? Pero that's the way it is, eh. And then magiging 5 na lang, and then 5 magko-crossover
Tapos yung naging crossover, the last two teams mawawala. And the first and second team, they will be waiting. Bye. And then magiging anim, then maglalaro uli sila. And then yung top two ang papasok. Tapos yung maglalaban dun sa 1 and 2. Tapos yun lang, hanggang mapasok na sa finals. Para kay BMPI Vice President Jerry Panghulan, ito ay napakasarap na pakiramdam na makatulong. It was a challenging experience. Then as we go years to years, it's become interesting and very achieving. Napakasarap sa pakiramdam nung nakikita mo na yung ating mga adhikain na nagmula kay Kuya Daniel ay pinakikinibangan ng napakarami ng tao. Ang UNTV Cup ang isa sa innovative concept ng ating Mr. Public Service Kuya Daniel Rason na kanyang pinasimulan noong July 29, 2013. Paano hindi nakakaiba? Unang-una, pag sumali ka sa UNTV, wala kang entrance fee. Wala kang uniform fee. At the same time, ang pinaka-importante pa doon, nakakatulong ta sa mga tao, sa mga charity organization na bibigyan natin sila ng tulong. Si Kuya Daniel na nakapag-isip ng ganito, kaya I'm so happy, so grateful. And I'm very happy to be part of it. Mahigit 50 milyong piso na ang naitulong ng UNTV Cup sa mga napiling beneficyaryo ng kupunan mula pa nang magsimula ang liga noong July 29, 2013. Gusto ko po kayong imbitahan sa October 30 sa opening po ng UNTV Cup Season 10. Sipin nyo, Season 10 na po tayo. Ibig sabihin na nagiging matagumpay ang UNTV Cup. Kaya muli, sa October 30 po ang opening, 7 PM sa Araneta Coliseum po. Magkita-kita po tayong lahat. Tos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagaan. Rina Villamor, Camera, Humahataw. Hataw Balita. Ayan, very exciting yan ha, UNTV Cup Season 10. Maganda-ganda yan at nadagdagan ng mga kupunan pa. At mabilis po ang ating oras, kaya salamat po. Pasalamat tayo sa mga suki natin sa YouTube at sa Facebook at ganoon din sa mga nakatutok po sa atin sa kanilang mga bahay sa UNTV 37. Andiyan po sila Elena Yang ng Sinpong Taiwan, si Emma Chikuhara ng Japan at saka si Louis Lepanya ng Nagkaralan, Laguna. At sa October 9, alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time, ang panibagong session po ng Mass Indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Timoteo Kapitulo 4, Talatang 7. Tatapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 3 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.